Ang Basilica at Dambana ng Ina at Birhen ng Carmen sa New Manila, Quezon City ay itinatag ng mga misyonero ng Orden ng Discalced Carmelites o OCD Friars galing sa Ireland. Sa pangungunan ni na Father Mark Horan OCD at Brother Kieran Dilly, pinangarap nilang magtayo ng pambansang Dambana ng Ina at Birhen ng Carmen, isang simbahang angkop para sa isang reyna. Inilagak ang panulukang bato noong 30 ng Disyembre 1954 sa presensya ng mga mahalagang pinuno. Kagalang-galang Rufino Santos, Arsobispo ng Manila. Kagalang-galang Patrick Shanley OCD, Obispo ng Prelatura ng Infanta. Blessed Marie Eugene of the Child Jesus, OCD, ang Vicar General ng Orden ng Discalced Carmelites. Father Peter Thomas OCD, ang Provincial Superior ng Washington Province. Miss Mila Magsaysay, na kumatawan sa kanyang ama, ang Pangulong Ramon Magsaysay. Dalawang grupo ng mga OCD Friars noon ang nasa Pilipinas. Ang mga Amerikanong OCD Friars ay ang mga misyonero sa rehiyon ng Baler at Infanta, ang Prelatura ng Infanta. Ang mga galing naman sa Ireland ay nagtayo ng simbahan sa Haro, Iloilo noong 1953 at ang ating Dambana ng Ina at Birhen ng Carmen sa Quezon City. Noong 1978 ay pinagsanib ang dalawang grupong ito upang mabuo ang Philippine Commissariat na naging Philippine Province of St. Teresa of Avila noong 2015. Sinimulan ang pagpapatayo ng simbahan sa unang araw ng Abril 1955. Hindi pa natatapos ang konstruksyon, ay binasbasan na at dinaos na ang unang misa noong 21 ng Disyembre 1958 sa pangunguna ng coadjutor na obispo ng Cagayan de Oro, ang kagalang-galang Teofilo Camomot, isang OCD tertiary at ngayon ay isang banal na lingkod ng Diyos. Kulang-kulang 10 taon matapos ilagak ang panulukang bato, pinasinayaan ang simbahan sa araw ng maringal na kapistahan ng Ina at Birhen ng Carmen, 16 ng Hulyo 1964, sa pangungunan ng kagalang-galang Rufino Cardinal Santos, Arsobispo ng Manila. At noong 17 ng Pebrero 1975 ay itinatag ito bilang isang parokya at niluklok si Father Paul Sullivan, OCD, bilang unang kura paroko. Dito rin sa Dambana ng Ina at Birhen ng Carmen, tinanggap ng kagalang-galang Julio Xavier Labayen, OCD, ang ordinasyon bilang obispo mula sa kamay ng kagalang-galang Rufino Cardinal Santos noong 8 ng Setyembre 1966. At siya ay nagsilbing obispo ng Prelatura ng Infanta hanggang magretiro ito noong taong 2003. Ipinalit sa kanya doon ang kagalang-galang Rolando Tria Tirona, OCD, hanggang taong 2012, nang ilipat naman siya ng Santo Papa sa Archdiocese of Cáceres sa Bicol. Bago siya gawing obispo, nagsilbing kura paroko ng Basilica at Dambana ang kagalang-galang Rolando Tria Tirona, OCD. Maliban kay Blessed Marie Eugene of the Child Jesus, OCD, na naglagak ng panulukang bato ng Basilica at Dambana noong 1954, at ang lingkod ng Diyos Teofilo Camomot na nagdaos ng unang misa dito noong 1958, dumalot nagdasal din dito noong 1987 si Blessed Alvaro del Portillo, ang humalili kay San Jose Maria Escriva bilang obispo ng Opus Dei. Hindi lubos na natapos ang konstruksyon ng simbahan, na natiling walang pintura ang loob at labas nito. Isang mapagpalang parokyano ang nagpatapos ng karamihan nito mula 2013 hanggang 2016. Kasabay nito ang maringal na pagtatalaga ng simbahan at altar noong 19 ng Nobyembre
taong 2015. Araw ng kapistahan ni Blessed Marie Eugene of the Child Jesus ang naglagak ng panulukang bato at ang pormal na proklamasyon bilang pambansang dambana ng Ina at Birhen ng Carmen mula sa Catholic Bishops Conference of the Philippines noong 14 ng Disyembre taong 2015. Kapistahan ni San Juan de la Cruz, ang katuwang ni Santa Teresa ng Avila sa pagtatatag ng orden ng mga Discalced Carmelites. Ang lahat ng mga ito ay hindi nangyari kung wala ang paggabay, pagkatig at pagtangkilik ng kagalang-galang Honesto Ongtioco, ang obispo ng Cubao. Siya din ang sumulat sa Apostolic Penitentiary upang iugnay ang dambanang ito sa Basilica Mayor ni Maria sa Roma at ito ay iginawad noong 25 ng Nobyembre 2016. Sabi nga po ni Bishop, the first band of affinity in Santa Maria Maggiore, the first church in the Diocese of Cubao with perpetual plenary indulgence, and the first church who attained the privilege and status of a minor basilica. Ang kagalang-galang Honesto Ongtioco din ang lumuhog sa Vatican na tanghalin ang dambana bilang basilica menor at putungan ng mahal na papa ang imahe ng Ina ng Carmen ng Corona. Ang mga parangal na ito ay iginawad nga ng Santo Papa. Ang ating simbahan ay pormal na itinanghal na basilica menor noong 25 ng Marso taong 2019. At sa panahon ng pandemya, sa ngalan ng Santo Papa, idinaos ng kagalang-galang Honesto Ongtioco ang pontifical coronation sa imahen ng Mahal na Ina noong 22 ng Agosto 2020. Ang mga misyonerong Recoletos ang nagdala ng unang imahen ng Birhen ng Carmen dito sa Pilipinas noong 1618. Ang imahen ay nagmula sa mga monghan ng Discalced Carmelites sa Mexico. Inilagak ito sa Basilica ng San Sebastian sa Quiapo at doon nagsimula at dumami ang deboto sa Birhen ng Carmen. Sa taong ito ng hubileo ng 500 taon ng ating pananampalataya kay Jesucristo, ang sentro ng debosyon sa Birhen at Ina ng Carmen ay ang basilika at pambansang dambanang nakalaan sa kanya. Sa pangangalaga ng mga reliyoso niyang Discalced Carmelites, ang basilika at dambanang ito ay nagmimithing maging lugar ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang mga nagtatag ng orden ng Discalced Carmelites na sina Santa Teresa ng Avila at San Juan de la Cruz at kasama na rin si Santa Teresita ng Batang Jesus ay mga pantas ng buong simbahan tungkol sa pagdarasal at pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ang propeta Elias, ipinagtanggol niya ang karapatan ng Diyos sa bundok ng Carmel upang sa kanya lamang manalig at hindi kay Baal. At nang masupil niya ang mga propeta ni Baal, ay bumagsak ang ulan na 3 taong ipinagkait ng Diyos. 3 taong tagtuyot, walang ani, walang buhay, habang hati ang puso ng mga tao. Sa tradisyon ng Carmel, ang maliit na ulap na nagdala ng nagbibigay buhay na ulan ay si Maria. At ang dala niyang ulang nagbibigay buhay ay ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Nawa, ang basilika at dambana ng Ina at Birhen ng Carmen ay maging puwang kung saan malilinis at malulunasan ang mga hati nating puso upang lubos nating mahalin at tanggapin ang ating Panginoong nagbibigay buhay. Ang basilika at dambana ng Ina at Birhen ng Carmen ay nakikiisa sa pagdiriwang ng 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas.
control.